mga boss, in this video, ipapakita ko sa inyo ang actual unit, specs, at magandang features ng ating Lenovo IdeaPad Gaming 3 na W5PH. Lenovo laptop nga pala natin ay may tinatawag na privacy shutter sa kanyang camera. Sa mga hindi nakakalam nito mga boss, so ito yung manual na pangharang sa ating camera. So slide left para mag-close, slide right para mag-open. Ang display nga pala ay 15.6 Full HD 1920x1080 IPS 250 nits, anti-glare 120Hz. Naka blue LED backlit keyboard. May dalawang USB 3.2 Generation 1 na USB port. Type-C 3.2 Generation 1 HDMI headphone micphone combo jack 3.5 LAN port. Sa specs naman tayo mga boss, ang processor natin ay Core i5 10th generation na may 2.5 GHz, 4 cores, 8 threads na may 8GB RAM, upgradable up to 16GB. Ang dedicated graphics niya ay NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti na naka 4GB RAM. Ang storage ay 256GB na SSD at merong 1TB na HDD. So ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo isang magandang features ng Lenovo, which is 1K recovery. So kahit hindi ka technical, kayang-kaya mo mag-reformat ng laptop basta Lenovo. Yan, kailangan natin ng SIM ejector. So sundutin natin yung bilog na maliit sa gilid. Patapos yan, mag-on yan. Yan, hintayin natin. Yan, patapos dyan, may lalabas dyan. Select natin yung system recovery. Pag-select natin ang system recovery mga boss, hintayin lang natin. Yan. Tapos mga boss, select lang natin yung troubleshoot. Tapos, reset this PC. Tapos may makikita kayong dalawang option dyan. Keep my files or remove everything. So, nasa inyo na yan mga boss, kung ano yung prepared nyo sa dalawa. So, pakita ko rin sa inyo ang ibang features ni Lenovo na under ng Lenovo Vantage. Click nyo lang yung nakikita nyong L sa baba. Then, select natin yung power. So, may isang magandang feature si Lenovo, which is yung rapid charge. So, sa mga hindi nakakalam mga boss, kapag nakatagil on tong rapid charge, kaya niyang mag-charge ng 80% in just 30 minutes. Oo, mga boss. Tama yung narinig nyo mga boss. Kaya niyang mag-charge up to 80% in just 30 minutes. So, maganda siya mga boss sa mga taong laging on the go, no, na limited time lang yung meron sila, no. So sa ganung kaikling oras kayang-kaya mo mag-charge ng laptop mo. Pero mga boss, hindi ko siya recommended sa mga laging nakasaksak ang laptop tapos nakatagil on yan, no. So recommended ko lang yan sa mga taong laging on the go na kailangan yung i-charge ng mabilisan yung laptop nyo. Pero after nyong gamitin yan at lang sabihin natin maghapon o 24/7 tayo magla-laptop na naka-charge, hindi ko yun ang recommended ko, no. I-off nyo yan. So mga boss, kung 24/7 naman tayong gumamit ng ating laptop, ano, tagang walang patayan. So ang marirecommend ko sa inyo, toggle on nyo si conservation mode. So bakit? Kasi dito kay conservation mode, ililimit nyo yung charging percentage niya up to 60% lang.
Oo, tama mga boss, ang narinig nyo. Up to 60% lang. So, dahil dyan, hindi ma-overcharge yung battery natin. So, pag hindi na-overcharge yung battery natin, mas tatagal ang buhay niya, no mga boss? So, may tinatawag ng flip to boot ang ating Lenovo laptop, no? Once na nakatagal on yan, yung flip to boot, so, hindi mo na kailangang i-press pa yung power button para mag-online yung laptop mo. Pakita ko sa inyo mga boss kung paano siya gumana. Yan mga boss, shutdown muna natin yung laptop. Yan, wait natin hanggang mamatay yung laptop, no? So, yan. Hanggat may ilaw pa yung power button na yan, pati yung keyboard mga boss, hindi pa yung naka-proper turn off yung laptop natin o proper shutdown. Yan, so ngayon patay na yung laptop natin, so close natin. So, pagka-close natin, buksan natin mga boss. Kung mapansin nyo mga boss, hindi ko pinipindot yung power button. Kusa siyang umilaw, power button pati yung keyboard. So, nag-boot na rin yung laptop natin. So, ganyan gumagana yung flip to boot. So mga boss, hindi lang yung magandang features ng ating Lenovo na laptop. Meron din siyang eye care mode at camera privacy mode. Pero sa video ito, hindi ko muna siya i-discuss. Ano? So, susunod na lang ng mga video natin. No? Sa ngayon, kung nagustuhan nyo yung video natin, pakihit na lang po yung like at subscribe. At pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong i-upload natin ng mga video tungkol sa Lenovo laptop, Asus at Acer.